Hi mga kamusik, so kumusta po? Then nagpapatuloy tayo sa pag-aaral natin ng mga basic tungkol sa keyboard at sa piano, sa organ, o sa melodica o sa melodeon. Basta lahat ng may key na mukhang piano, eh kasama natin siya sa pag-aaral. So sa nakaraang video natin, pinag-usapan natin yung mga major scale at saka yung kung paano kilalanin yung mga keys sa keyboard, lalo yung mga black key na medyo nakakalito talaga siya na pangalanan. Medyo nakakalitong pangalanan itong mga black keys nito sa keyboard. Ano? So, kailangan na medyo aware din tayo kung paano siya i-identify or pangalanan. Siyempre, yun nga, sabi ko kanina na pag-aralan din natin yung mga major scale. So, lahat na mga major scale mula sa key hanggang sa F-sharp na major scale ay napag-aralan na natin. And then, ayun nga, nagdagdag tayo ng mga sharp, then nagdagdag din tayo ng mga flat sa ating mga major scale na pinag-aaralan. So, kung hindi nyo pa napapanood yung video natin, ano, tungkol dun sa mga napag-aaralan natin, balikan nyo muna yung mga unang video. Kasi, mas makakatulong yun sa'yo na una mo muna siyang mapag-aralan bago mo panoorin itong video na ito. At syempre, higit sa lahat, huwag mo rin kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Ayun na nga. So, eto na. Tuloy na natin. So, nagpapatuloy tayo, no? Sa pagtalakay dito sa mga basic na pag-aaralan natin o dapat mo matutunan kung gusto mo matuto ng piano, keyboard, organ, o melodeon, o melodica, o lahat na ng mga mag-key, damay-damay na. Eh, di ba? So, ito nga. So, dun sa naaraan, sabi ko nga, nag-aral tayo ng major scale. At yung major scale na yon ay, dapat aware tayo o alam natin kung paano siya ma-identify. Kasi doon natin kukunin yung pag-aaralan natin ngayon na major chord. So, from the major scale, ulit, dito tayo sa C. Alam naman natin na ang major scale ng C ay C, D, E, F, G, A, B, C. So, from the major scale ng C, kukunin lang natin yung number 1, 3, at number 5. Pero bago natin kunin yung 1, 3, at 5, i-numberize muna natin siya. Tama ba yung term ko, numberize? Hindi. Lagyan muna natin ng number yung mga notes niya. So, ang C ay 1, ang D ay 2, ang 3 ay E, ang 4 ay F, 5 ay G, 6 ay A, 7 ay B, then balik tayo sa 1 o yung 8 then ay C. So 1 at 8 ay pareho lang kasi babalik lang sa root key niya na C. So dahil nga sabi ko kanina, major chords, kukunin lang natin yung 1, 3 at 5. So ang 1 niya ay C, sunod ay 3, then 5 niya ay G. So pwedeng ang kamay niya ay thumb, tapos yung totoro, then yung middle finger. Pwede rin naman ganito. Depende sa inyo kung saan ka mas komportable, ano? Pwede rin ganyan. Diba? Depende sa inyo kung saan ka mas komportable na pindutin yung C major. C major chords. Ayan. So, excuse me na. Excuse me po. So, ito na. So, itong C major chords na to, yan, C major din yan. Then C major din to. Ang tawag dyan ay root form of the C major scale. Siyempre, tsaka na natin pag-aralan yung mga ibang form, itsura ng mga chords. Ano? So, dito muna tayo sa pinaka-basic sa pag-aaral ng major chords. Ang basic na pag-aaral ng major chords ay yung pagkuha ng 1, 3, at 5. So, mayroon na tayong C major scale, C major chord, kunin naman natin ng G major chord. So, from G, A, B, C, D, E, F, sharp, G, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, kunin ang 1, 3, at 5, 1, G, 3, G, B, I mean, then 5, I, D. So, G, major chord.
dito. Again, next scale natin ay D. 1, E, 2, 3, F sharp, G, 4, A, 5, B, 6, C sharp, 7, then balik sa 1 na D. So, kunin ang 1, 3, 5, that's the D major chord. Then, A major chords sa A major scale. A1, B2, C sharp, 3, D, 4, E, 5, F sharp, 6, G sharp, 7, A1, G sharp, 7, A1. So, kunin ang 1, 3, at 5, A, C sharp, E. Yan, iba't ibang forma ng kamay, ano? So, A major chords. Then, next, chords, E major chords, so E1, F sharp 2, G sharp 3, A4, B5, C sharp 6, D sharp 7, then E. So, kunin ang 1, 3, at 5, 1, 3, 5, E, major chords. Then, next, P natin ay B. So, kunin natin ang B1, C-sharp 2, D-sharp, C-sharp 2, D-sharp 3, E4, F-sharp 5, G-sharp 6, then A-sharp 7, then back to B. So, kunin ang 1, 3, at 5, B, D-sharp, F sharp, B major chord. Then, next, key natin is F, F1, G2, A3, B flat 4, C5, D6, E7, then F. So, F major chord, F, A, C. F major chord. Then, next, the B flat major chord. B flat, 1, C, 2, D, 3, flat 4, F, 5, G, 6, A, 7, B flat 1, B flat 8. So, ngayon, kunin ang 1, 3, at 5, B flat, E, F, B flat major chord. Next, E flat major chord. So, E flat 1, F 2, G 3, A flat 4, B flat 5, then, ano to? C 6, 7, D7, then 1, E-flat. So, E-flat, kunin natin ng 1, 3, 5, E-flat major scale. Next scale natin is G-flat. Tama, G-flat tayo. So, G-flat 1, B-flat 2, C 3, 4, D 5, E-flat 6, F, 7, G, then 1, A flat. Tama ba? I mean G flat pala. Nakakalito, nalito na ako dito sa points nito. So ulit, A flat pala tayo. A flat 1, B flat 2, C 3, D 4, B flat 5, then F, G, then A flat. A flat to, hindi G flat. So, G sharp, A flat, major chord. G sharp and A flat ay pareho lang. G sharp major chord, so A flat major chord. Yan na. So, next,
Ito tayo sa E, I mean D flat major scale. D flat, D flat, F, G. Ito pala. Ito pala. Ulit. D flat. E flat, F. Ano to? G flat. A flat, B flat, C, then D flat. So, kunin ang major chords ng 1, 3, at 5. So, D flat, major chords. Then, lastly, dahil nakakalito na pagka pinapangalanan. So, from G flat, A flat, B flat, C flat, E flat, D flat, E flat, asan tayo? F, then G flat. So, F, G flat major scale, 1, 3, 5, or G flat major chord. So, ayan, again, para hindi tayo malito dito sa mga flat at saka mga shape na ito na talaga namang sobrang nakakalito. So, ito yung C-sharp. Tawagin na natin siyang C-sharp major. Ito tawagin na natin E-flat major. Diba? So, tawagin na natin itong F-sharp major. Tawagin na natin itong G-sharp major. Ito naman D-flat major. So, para hindi tayo malito, yun na lang itawag natin sa kanila dahil talagang sobrang nakakalito. So, ayun na. Salamat sa panonood nyo. Sana hindi kayo nalito. Ayun na nga. Salamat. At huwag nyo kalimutan ulit ha. Mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Yung subscribe, ito po ang Leonard Musica. Ang mabahagi ng buhay mo, ang musika lagi. May dalang hiwang. Cheers. Ang music brings you magic. Hashtag Music with Leno. Bye-bye. Hi mga ka-music, so kumusta po? Then nagpapatuloy tayo sa pag-aaral natin ng mga basic tungkol sa keyboard at sa piano, sa organ, o sa melodica o sa melodeon. Basta lahat ng may key na mukhang piano, kasama natin siya sa pag-aaral. So, sa nakarang video natin, pinag-usapan natin yung mga major scale at saka yung kung paano kilalanin yung mga key sa keyboard, lalo yung mga black key na medyo nakakalito talaga siya na pangalanan. Medyo nakakalitong pangalanan itong mga black keys nito sa keyboard. Ano? So, kung nakailangan na medyo aware din tayo kung paano siya i-identify or pangalanan. Siyempre, yun nga, sabi ko kanina na pag-aralan din natin yung mga major scale. So, lahat na ng mga major scale mula sa key hanggang sa F-sharp na major scale ay napag-aralan na natin. And then, ayun nga, nagdagdag tayo ng mga sharp, then nagdagdag din tayo ng mga flat sa ating mga major scale na pinag-aaralan. So, kung hindi nyo pa napapanood yung video natin, ano, tungkol dun sa mga napag-aralan natin, balikan nyo muna yung mga unang video. Kasi, mas makakatulong yun sa'yo na una mo muna siyang mapag-aralan bago mo panoorin itong video na ito. At syempre, higit sa lahat, huwag mo rin kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Ayun na nga. So, eto na. Tuloy na natin. So, nagpapatuloy tayo, no? Sa pagtalakay dito sa mga basic na pag-aaralan natin o dapat mo matutunan kung gusto mo matuto ng piano, keyboard, organ, o melodeon, o melodica, o lahat na ng mga may key, damay-damay na. E, diba? So, ito nga. So, dun sa naaraan, sabi ko nga, nag-aral tayo ng major scale, at yung major scale na yun ay dapat aware tayo o alam natin kung paano siya ma-identify, kasi doon natin kukunin yung pag-aaralan natin ngayon na
major chord. So, from the major scale, ulit, dito tayo sa C. Alam naman natin na ang major scale ng C ay C, D, E, F, G, A, B, C. So, from the major scale ng C, kukunin lang natin yung number 1, 3, at number 5. Pero bago natin kunin yung 1, 3, at 5, i-number mo, i-numberize muna natin siya. Tama ba yung term ko, numberize? Hindi. Lagyan muna natin ng number yung mga notes niya. So, ang C ay 1, ang D ay 2, ang 3 ay D, ang 4 ay F, 5 ay G, 6 ay A, 7 ay B, then balik tayo sa 1, or yung 8 then ay C. So, 1 at 8 ay pareho lang kasi babalik lang sa root key niya na C. So, dahil nga sabi ko kanina, major chords, kukunin lang natin yung 1, 3, at 5. So, ang 1 niya ay C, sunod ay 3, then 5 niya ay G. So, pwedeng ang kamay niya ay thumb, tapos yung totoro, then yung middle finger. Pwede rin naman ganito. Depende sa inyo kung saan ka mas komportable, ano? Pwede rin ganyan. Diba? Depende sa inyo kung saan ka mas komportable na pindutin yung C major. C major chords. Ayan. So, excuse me na. Excuse me po. So, ito na. So, tong C major chords na to, yan, C major din yan. Then, C major din to. Ang tawag dyan ay root form of the C major scale. Siyempre, tsaka na natin pag-aralan yung mga ibang form, itsura ng mga chords, ano? So, dito muna tayo sa pinaka-basic sa pag-aaral ng major chords. Ang basic na pag-aaral ng major chords ay yung pagkuha ng 1, 3, at 5. So, mayroon na tayong C major scale, C major chord, kunin naman natin ng G major chord. So, from G, A, B, C, D, E, F, sharp, G. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Kunin ang 1, 3, at 5. 1, G, 3, G, B, I mean. Then, 5, I, D. So, G, major chord. So, again, next scale natin ay D. 1, E, 2, 3, F sharp, G, 4, A, 5, B, 6, C sharp, 7, then balik sa 1 na D. So, kunin ang 1, 3, 5, that's the D major chord. Then, A major chords sa A major scale. A1, B2, C sharp, 3, D, 4, E, 5, F sharp, 6, G sharp, 7, A1, G sharp, 7, A1. So, kunin ang 1, 3, at 5, A, C sharp, E. Iba't ibang forma ng kamay, ano? So, A major chords. Then, next, chords. E major chords. So, E1, F sharp 2, G sharp 3, A4, B5, C sharp 6, D sharp 7, then E. So, kunin ang 1, 3, at 5. 1, 3, 5, E. Major chord. Then, next, P natin ay B. So, kunin natin ang B1, C-sharp 2, D-sharp, C-sharp 2, D-sharp 3, E4, F-sharp 5, G-sharp 6, then A-sharp 7, then back to B. So, kunin ang 1, 3, at 5, B, C sharp, D sharp, F sharp, B major chord. Then, next, key natin is F,
F1 G2 A3 B flat 4 C5 D6 E7 then F. So F major chord, F A C. F major chord. Then next the B flat major chord. B flat 1 C 2 D3 flat 4 F5 G6 A7 B flat 1 B flat 8. So ngayon, kunin ang 1 3 at 5 B flat E F B flat major chord. Next ay ang E flat major chord, so E flat 1 F2 G3 A flat 4 B flat 5 then ano to C6 7 D7 then 1 E flat, so E flat kunin natin ng 1 3 5 E flat major scale. Next scale natin is G flat. Tama, G flat tayo. So G flat 1, B flat 2, C3, 4, D, 5, E flat, 6, F, 7, G, then 1, A flat. Tama ba? I mean G flat pala. Nakakalito, nalito na ako dito sa points nito. So ulit ha, A flat pala tayo. A flat 1, B flat 2, C 3, D 4, B flat 5, then F, G, then A flat. A flat to ha, hindi G flat ha. So, G sharp, A flat, major chord. G sharp and A flat ay pareho na. G sharp major chord, so A flat major chord. Yan na. So next, ito tayo sa D flat major scale. D flat. D flat, F. G. Huh? Ito pala. Ito pala. Ulit. D flat. E flat F. Ano to? G flat, A flat, B flat, C, then G flat. So kunin ang major chords ng 1, 3 at 5. So G flat major chords. Then lastly, dahil nakakalito na pagka pinapangalanan. So from G flat, A flat, B flat, C flat, E flat, D flat, E flat, asan tayo? F, then G flat. So F, G flat major scale, 1, 3, 5, or G flat major chord. So ayan, again, para hindi tayo malito dito sa mga flat at saka mga shape na ito na talaga namang sobrang nakakalito. So ito yung C sharp, tawagin na natin siyang C sharp major. Ito tawagin na natin E flat major. Diba? So tawagin na natin itong F sharp major, tawagin na natin itong G sharp major, ito naman D flat major. So para hindi tayo malito, yun na lang itahawag natin sa kanila dahil talagang sobrang nakakalit. So, ayun na. Salamat sa panonood nyo. Sana hindi kayo nalito. Ayun na nga. Salamat. At huwag nyo kalimutan ulit ha. Mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Ito pa. Ito po ang Leonard Musica. Ito mabahagi ng buhay mo. Ang musika lagi. Ito.
Danang Hiwasa. Still some music brings you magic. Hashtag Music with Len. Bye-bye.